mga kairing for today's video. So, hindi ako natutuwa ngayong araw na ito, mga kairing. Kasi yung mga pera na gift sa mga bata. So, iniiba-iba ko. Apat sila. Yung babae, may mga gift sila na pera. Nasa 200 real. Kada isa sa kanila. So, nasa 800 real na yun. So, bawat isa sa kanila, iniiba-iba ko ng lagayan niyo. Ziploc na plastic. Yun yung pinaglagyan ko, mga kairing. Tapos, kagabi, apat pa yun. Tapos ngayon, pagkagising ko ngayong umaga, kasi inayos ko yung laman ng bag, inayos ko yung mga damit, kasi inayos ko. Pagkatingin ko, mga kairing, kulang na ng isang plastic. Tatlo na lang yung naandoon. So, hinanap ko, lahat na ng bag, tinignan ko, baka na misplace ko lang. Lahat ng mga damit, tinignan ko. Pero wala talaga, mga kairing. Hindi ko talaga mahanap. Kaya hindi naman ako pwedeng magbintang kung kani-kanino. Si hindi ko naman alam sino kumuha. Kaya ayan. Wala, hindi ko na makita. Dami kasi mga bata ngayon dito kasi lahat sila magpinsan nandito. So hindi ko alam mo sino kumuha sa kanila. Kasi pag binuksan mo kasi yung bag, hindi kasi nasara. Kita mo agad yung pera. So, malay ko ba kung may kukuha, di ba? So, ayan, mga kairing. Bad trip ako. Tapos, inutusan pa ako ng boss ko. Maglinis dito kasi dumi. Kaya, bad trip talaga ako ngayon, mga kairing. Kasi nga, di ko nga maisip na mawala yung pera. So, ayan, mga kairing. Tapos, na tayo mag-unlis. Mag-unlisan lang naman natin yung loob. So, ayun, babalik na tayo. Ayun na tayo sa bahay. At itutuloy natin yung paghahanap sa pera. Kasi nga, para sa alaga ko yun, plano niya kasi papalitan niya yun ng Kuwaiti dinars pag uwi namin ng Kuwait. Kasi nga, ililibre daw niya sa mga pinsan niya. Order daw sila ng pizza or burgers, tapos donuts para pakain niya sa mga pinsan niya. Kaso di niya na magawa ngayon kasi nga nawala nga yung pera. Diba? Hindi rin naman ako natatakot kung papagbintangan tayo kasi nga alam ko naman sa sarili ko na hindi ako kumuha. Tsaka kung ako yung kukuha nun, mga kairing, mabubuking ako kasi hindi ko naman yun magamit dito. Diba? Kung bibili ako dito na gamit yung pera na pera dito, mabubuking ako na ako yung kumuha. Kaya hindi talaga. Pag pupunta na naman kami ng Kuwait, mabubuking din ako kung ako yung kumuha kasi nga malalaman nila nagpapalit ako ng pera na reals to Kuwait, diba? Kaya reals to dinar, kaya malalaman din. Kaya hindi, tsaka hindi rin natin gawain ang manguha ng pera, no? Bibigyan tayo, tanggapin natin. Pero pag pera hindi atin, hindi natin yun kukunin, diba? Kasi nga, pangit kasi yung kukuha tayo ng pera sa mga boss natin. Kahit na piso-piso yan. Basta hindi binigay, huwag na huwag mong kunin. Kasi nga, baka dyan tayo masira. No? Baka dyan tayo masira sa kanila. So, yan mga kairing. Sobrang, naano lang ako, disappoint. Kasi nga, di ko nga mahanap ng pera. Talong! So, yan mga kairing. Ang nag-drive ng sakyan na yan, bata. 11 years old. O, diba? Ang galing. Kaya, ayan. Sobrang ano. Bad trip ako. Hindi ko alam kung saan ko hanapin yung pera. Kasi, kawawa naman yung bata. Kawawa naman yung bata. Gusto niya yung pera. Na papalitan niya sana. Para ibili niya ng pagkain. Tapos yun na, wala na. Wala na yung pera. Sayang. Hindi natin mahanap kung saan. Baka kinuha na ng mga iba. Ibang bata. Kasi nga, kahit nga sa Kuwait, pag naglalagay kami ng pera sa lamesa, sa may pinto, nawawala talaga. Hindi lang namin mahuli-huli kung sino yung kumuha. Kaya, hindi ko alam kung sino sa mga bata na to. Mahirap naman talaga magbintang. Ayan, sabi ko sa alaga ko, hindi ko man nakita kung sino kumuha. Hindi mo nakita kung sino kumuha.
wala nakakita sa atin kung sino kumuha. Pero nandun si Ala sa taas, nakikita niya kung sino yun. Kaya, ayun lang, sabi ko sa alaga ko para medyo gumaan-gaan naman kanyang pakiramdam. Kasi masama ang kanyang pakiramdam kasi nga, nawala nga yung kanyang pera. Kaya, ayun. So, yan lang mga kairing.